Do you want to know? Hello everyone! Magandang buhay sa ating lahat. Ayan guys, kung napapansin ninyo, basang-basa yung semento namin dahil kahit summer na summer, biglang umulan dito sa amin kanina. Kaya ayan, nagliligpit na naman ako ng aking mga dendrobiums na mayroong mga bulaklak. Ayan, ganito ako palagi guys pag umuulan dito sa amin. Yung mga dendrobiums ko na may mga bulaklak ay ipinapasok ko dahil ayaw kong masira yung mga petals nila. Ayan, oh, kita nyo naman ang gaganda ng mga bulaklak guys. Tapos masisira lang dahil sa ulan. Ayan. Kaya ginagawa ko, pinapasok ko sila dito sa ano, sa may terrace namin. Tulad nito, kanina nakaganyan yan. Pero dahil sa ulan, biglang lumupay-pay. Ayan. Tapos meron pa ako dito isa. Ayan, oh. Ipapasok ko ito dahil ano, makulimlim pa rin ang panahon. Parang uulan pa siguro ito mamaya. Or baka buong araw mag-uulan ngayon. Ayan. So, dyan lang muna sila guys, pansamantala na meron pang ano, meron pang coming na ulan. So, ganito ako nagliligpit ng aking mga dendrobiums na may mga bulaklak. Ayan. So, ngayon guys, paano naman natin i-prevent na hindi mabulok yung mga kikis ng ating mga dendrobiums tulad nito? Ayan, ang dami kong mga din, ano, mga kikis ngayon guys. Ayan, kung napapansin ninyo, yung mga dahon ng mga kikis ng dendrobiums ay mga ano pa, mga mura pa or mga malalambot pa. So, mabilis lang silang mabulok pag maano, pag mababad sa tubig or mapasukan ng tubig yung pinakagitna ng crown nila. Ayan, tulad nito guys. Ayan o, napakaliit pa niyan. Pag napasukan ng tubig yung gitna niyan, tapos hindi matanggal agad, siguradong ano, mabubulok yan. Yung mga dahon nila, mabilis lang mabulok, lalo na kung matagal-matanggal yung tubig. Ayan, tulad nito, napakalalim yung ano guys, napakalalim yung pinakagitna. So, pag napasukan niya ng tubig, tapos ano, hindi matanggal agad, lalo na diba pag malakas yung ulan, tapos buong magdamag na ano, umuulan, so napasukan yung gitna, tapos hindi matanggal, ano, mabubulok yan. Pati itong medyo malaki-laki na ano, na kikis, ayan, kita nyo naman, mayroon ng nakapasok na tubig. Kaya pag hindi yan natanggal, tapos halimbawa buong gabi or magdamag na umuulan, tapos nandyan sa loob ang tubig, siguradong ano, mabubulok pag ano, pag hindi natatanggal. Kaya kailangang tanggalin talaga yung tubig. Kaya ang ginagawa ko tuwing umuulan guys, ganito ang ginagawa ko. Nilalagyan ko ng ano, kinakover ko ng, or nilalagyan ko ng plastic yung buong ano, buong kikis. Ayan, pero bago ko gagawin yan, tatanggalin ko muna yung mga tubig sa loob. Ayan, kailangan ko munang patuyuin yung tubig or punasan. Tapos ganyan ang ginagawa ko. Ano, tinatakpan ko ng plastic yung mga malalaki. Ayan, ganyan yung ginagawa ko sa kanila pag ano, pag palaging umuulan dito sa amin para naman hindi sila talaga mabulok kasi sayang naman ang taba-taba ng ano, ng mga kikis tapos mabubulok lang. Ayan. Tapos yung mga maliliit, guys, ang ginagawa ko nilalagyan ko ng ano, ng plastic cup. Ayan, yung mga maliliit na mahirap lagyan ng ano, ng cellophane, plastic cup ang ginagawa ko. Ayan, tulad nyan. Kahit uulan pa ng malakas, hindi na yan maano, hindi yan masisira or mapapasukan ng tubig. Ayan, so ganito lang ang ginagawa ko guys sa aking mga ano, sa mga kikis ng aking mga dendrobiums para ma-prevent na hindi sila mabulok. Ayan, kasi sayang naman, lagi nating ilalagyan ng mga fertilizer para magkaroon ng ano, ng mga kikis, tapos pababayaan lang natin na mabulok dahil sa ulan. So, kung meron kayong mga kikis ng inyong mga dendrobiums, ganito lang ang gagawin natin. Lagyan lang natin ng plastic or plastic cup ang ating mga ano, ang mga kikis ng ating mga dendrobiums. Ayan.
Ayan o, pati yung malaki, ayan sa taas, nilagyan ko na. Ito pa o. Ayan, kahit ganito na kalaki guys, pag once ano, napasukan ito ng tubig, lalo na kung sunod-sunod yung ulan, maano talaga yan, maraming bisis nang nangyari sa akin yan na nabulok kahit ganito na kalaki ang mga kikis. Ayan, so kailangan lagyan ng plastic talaga para ano, para ma-prevent na hindi sila mabulok kasi sayang naman. Good morning guys, ayan maganda na yung panahon namin, sana hindi na uulan ngayong araw, ayan meron ng init. So ngayon naman ay tatanggalin ko na ang aking mga nilagay kagabing mga plastic dito sa aking mga kikis. Ayan o, ayan so hindi siya nabasa guys. Parang meron pa nga yata kagabi pa to eh. Teka lang. Ayan, sa bagay kagabi, hindi na masyadong umulan guys. Ano na lang. Mga ambon-ambon na lang. Kagabi. Ayan, ang taba pa naman, hindi matanggal, mabubulok yan. Tulad niya, no? Ang taba niya. Ito rin. Ayan, masyado kasing malalim, kaya pag may mapasok na tubig dyan, hindi talaga matanggal agad. Pati yun, oh. Ito pa pala. Ayan. Saka ito pa. Ayan, so ganito lang yung gagawin ninyo guys para maprotektahan yung mga kikis na mga dendrobiums sa tubig tuwing umuulan, lalo na kung malakas yung ulan. So lalagyan lang natin ng mga plastic cup or mga cellophane para hindi mapasukan ng tubig. Kahit sa pagdidilig guys, pwede rin natin itong gagawin kung maraming kikis ang ating mga dendrobiums para hindi sila mapasukan ng tubig tuwing nagdidilig tayo. Ganito lang yung ginagawa ko rin pag nagdidilig ako tapos maraming kikis. Tapos ito namang aking mga ano, pinasok na mga dendrobiums na may mga bulaklak. Ilalabas ko na naman sila ngayon kasi mainit na. Ang maganda nila guys, oh. Ang ganda.
So ayan guys, dito ko na lang i-end ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana kahit papaano meron kayong natutunan. Sana para doon sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel at para naman ma-notify kayo sa aking mga susunod na mga video, please click the notification bell. Ayan. Bye-bye everyone! Bye.